yung nagtatanong sa akin kung magkano nga ba magpatayo ng bahay sa ganitong style, sa ganitong budget, sa ganitong lote na may ganitong dami ng mga kwarto at madami pang kaugnay na detalye na hindi ko din naman masasagot kasi hindi lang naman yun ang kailangan para makapagbigay ng presyo kung magkano nga ba talaga magpatayo ng bahay. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng mga unit cost estimates? Minsan maririnig nyo ang mga halagang 25k per square meter, 30k per square meter, 15k per square meter at madami pang iba't ibang presyo na kung tawagin namin ay unit cost or unit cost estimate. Ang unit cost ay ginagamit namin para maging basehan kung magkano sa tingin namin ang pwedeng halaga ng construction ng inyong bahay. Base ito sa mga project na natapos na namin. Later, I will try to explain a little bit more on this matter. So halimbawa, ang bahay na ipapatayo mo ay may sukat na 48 square meters. Ang square meters ay isang unit of measurement sa pagsukat ng floor area. Basically, ito ay nakukuha sa pag-multiply ng width and length ng buildable floor area. Width and length? So parang square or rectangle? Oo, pero hindi yon ganun kasimple. Kasi may mga bahay na hindi lang naman square or rectangle ang shape. May paraan kaming mga arkitekto at engineer para mag-compute ng ibang hugis para makuha namin ang floor area. Pero sa video na ito, sa basic floor area computation muna tayo. Kunwari, ikaw ay may bahay na nasa 4 meters by 6 meters ang ground floor. 4 meters times 6 meters is equal to 24 meters. Squared or 24 square meters. Kung ang bahay mo ay may dalawang palapag na magkapareho lang din naman ang floor area sa ground floor, i-multiply mo na lang ito sa dalawa, or di kaya i-add mo ang second floor. Or the ground floor area plus the second floor area is equal to the total buildable floor area. For this example, lumalabas na ang total buildable floor area mo ay nasa 48 square meters. Itong 48 square meters na to ang ating gagamitin para matantya ang posibleng halaga ng construction ng inyong bahay gamit ang unit cost or ang unit cost estimate. Ang 25k square meter na unit cost is actually the safest unit cost to use if you're planning to build a house using standard basic materials. Lumalabas na ang 48 square meters multiplied by 25,000 per square meter is equal to 1.2 million. Estimated cost. Yan ang estimated cost ng bahay na pwede mong ipatayo using the basic standard construction materials. In one of my videos, I mentioned there the various unit costs depending on the finishes. Go and check out that video and I will put a link on the video descriptions below. Tanong, saan nga ba nakukuha ang unit cost estimate? Paano nga ba namin ito nakuha? Simple lang. Ito ay nakuha namin sa mga dating projects na natapos na. Ang mga unit cost na ito ay may kanya-kanyang finish or final outcome. Madaming pwedeng basehan ang unit cost. Pwedeng sa design, sa contractor, o kahit sa mismong trabahador na gagawa ng inyong bahay. Kaya ang unit cost na 25k, o 15k, o 30k, o kahit na ano pang k na marinig nyo, ay sadyang estimated cost lamang. Kaya nga ang tawag dito ay estimate. It is simply a rough calculation. Or hindi pa ito ganun kapulido. Kasi wala naman talaga makakapagsabi ng actual construction cost ng isang bahay o kahit anong project kung wala itong maayos na design, details, and specifications na pinagbabasihan. Kaya naman ang pinakamainam na paraan para makakuha ka ng mas detalyadong construction cost ng inyong bahay ay ang pagpapadesign muna nito. Para merong pinagbabasihang detalyadong drawings, sukat at materyales na siya namang gagamitin para makapagbigay si contractor ng mas maayos na presyo. Sa pamamagitan nito, mapaplano nila ang mga pwedeng pagdaanan ng project mo. Saan bibili ng materyales? Ano at ilang trabahador ang kakailanganin? Gaano katagal itong gagawin at marami pang iba. Komplikado ang larangan ng design and construction. Kaya naman, as a tip, make sure na kumuha ka ng professionals. Kung gusto mo ng maayos na breakdown ng posibleng cost of construction ng inyong dream house, ipa-design mo muna ito. Architect, kapag sinabi bang unit cost na 25k, kasama na ba dito ang labor and materials? Opo, dapat kasama na ito. Kaya nga ito ay nakocompute base sa mga project na natapos na. Kasi dito nakikita ang pwedeng magawa ng unit cost na ito sa labor and materials.
So, all-in dapat ang unit cost estimate sa construction. Pero mas mainam na linawin nyo pa rin ito sa contractor na kausap nyo. Wala namang masamang magtanong, di ba? Lagi nyo ang ginagawa dito yan. Architect, hiwalay pa ba ang design fee? Opo, ang design fee or ang design itself ay hiwalay na proseso. Nagkataon lang na may mga contractor na design and build na ang kanilang ino-offer na services. Kahit na design and build ang kanilang ino-offer, meron pa ding design architect at mga design engineers na gagawa para i-design ang bahay mo. There is no such thing as a free design. Architect, ano po ang pinagkaiba ng construction cost sa project cost? Ang construction cost ay presyo lamang ng construction na kung saan kinabibilangan ito ng labor cost, material cost, logistic cost at marami pang ibang cost na kailangan para matapos ang construction. Ang project cost naman ay ang total cost ng buong project. Kasama dito ang design cost, construction cost, permits at iba pang cost na kabilang para makompute ang total cost ng buong project. Architect, bakit sa iba hindi naman 25K per square meter ang unit cost na ginagamit nila? Iba-iba kasi ang unit cost na pwedeng gamitin. Depende ito sa maraming aspeto na kinoconsider. Pwedeng sa finishes, sa materials, sa design ni architect, sa contractor, sa workers na gagamitin, sa engineer at madami pang ibang factors na kinoconsider sa tuwing nagbibigay ng unit cost. You may check out my other video regarding this matter. And that's it for this video. If you like this video, please hit that like button at i-share mo na din ito sa iyong mga friends. Please subscribe to my channel and hit that notification bell icon to keep you updated on my future architectural tips, advice, lessons, and know-how. Ako po si Architect Carlo and I will see you guys on my future videos kasi sa channel na ito, my future. A quick shout out to the avid viewers of this channel, iPabs, Anthony Lupera, Mark Harmin or Mark Jarmin, Me and My Likes, and to my fellow content creators, Jomel Trinidad Vlogs, AKM Design and Concepts, Manzano Graphic Studio, and Jezapeds Vlogs. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Sa ganitong lote na may ganitong kadaming kwarto na may paraan kaming mga arkitekto at engineer para mag-compute ng mga. Go and check out that video for more information. And I will put a link under the video. Komplikado ang larangan ng design and construction. Kaya naman, make sure na kumuha ka ng Pero para sure. Ako po si Architect Carlo and I will see you on my future video.